Okay, sige. Sa ating balitang lokal, dayang palay trader na humahakot ng palay sa Gimba, walang natanggap na resibo sa binayarang 4,000 pesos holding pass. Mayor Galapon, hinikayat na makipag-ugnayan upang maimbestigahan ang pangyayari. Hinikayat ni Gimba Mayor Jesulito E. Galapon na makipag-ugnayan sa kanyang tanggapan si Ginoong Edwin Barriata, ang classifier ng palay trader na si Corazon Feliciano, na kamakailan ay nakapanayam ng Radyo Natin o RNG News Team, at ipinahayag na siya ay hindi nabigyan ng resibo sa binayarang 4,000 pesos na holding permit o pass upang makahakot ng palay sa munisipalidad. Kwento ni Barriata, siya ay hinarang ng matauhan ng munisipyo bandang alas 2 ng hapon ng Abril 4 taong kasalukuyan. Naghahanap ng permit ang mga ito at naniningil upang makahakot ng palay sa loob ng Gimba. Matapos siyang makapagbayad para sa dala nitong forward truck, binigyan siya ito ng sticker, ngunit wala itong resibong ibinigay. Mayroon naman itong numero na ibinigay na pwedeng tawagan. Nang hinanap niya ang resibo kinabukasan, nangako naman ito na ibibigay ang resibo ng Abril 8, Lunes, kahapon po yan, para sa ibinayad na mayor's permit fee. Sa isa eksklusibong panayang naman kay Mayor Galapon kahapon, kaugnay ng issue, sinabi nito na ang pagbabayad ng buwis ay dapat sa munisipyo isinasagawa at hindi sa kalsada. Ngunit aniya, posible din ang paniningil sa labas kung naatasan ang mga ito na maningil, ngunit dapat ay may kaakibat nga itong resibo. Nangako naman ito na mag-iimbestiga kung magtutungo si Barriata sa kanyang tanggapan upang malaman ang katotohanan. Batay sa ordinansang pinagtibay ng Sanguniang Bayan ng Gimba, yan ang Ordinance Number 11, Series of 2018, kaugnay ng pagbabayad ng permit fee ng mga transient o dayong mga palay traders o buyers sa Gimba, mandatory provision nito ang pag-issue ng opisyal na resibo at sticker sa pagkuha ng permit o holding pass, at ito ay dapat bayaran sa Municipal Treasurer's Office. Ang may karapatang magpatupad ng ordinansa ay ang LGU sa pamamagitan ng Municipal Planning and Development Office o MPDO, ang Gimba PMP at ang mga barangay officials. Samantala, sa huling update na nakuha ng RNG News Team kay Ginoong Barriata ngayong tanghali lamang, hindi pa niya nakukuha ang resibo dahil hindi pa niya maharap na magpunta sa munisipyo. Sinubukan naman natin na tawagan ang numerong ibinigay sa kanya nang naningil ng permit upang makuhanan ng pahayag, at nakausap natin ito. Ayon sa kanya, siya ay kabilang sa task force na inatasan at mula siya sa tanggapan ng MPDO na nagpapatupad ng ordinansa. Nakiusap naman ito na magbibigay siya ng kanyang panig sa isang personal na panayam, at kung maaari ay hindi sa telepono. Hindi rin ito naibigay ang kanyang pangalan. Paktay. So, MPDO. Task Force. Task Force. Ay, kasi sasabi, munisipyo kasi yung sinabi ni Barriata. Kasi syempre, pag hinarang ka, si Barriata, siya yung baka magpakilala. Si Edwin, yung classifier na nakapanayam natin. Classifier, buyer. Weekend yun eh. Abril 6 ay Sabado, tama ba? Oo, Sabado yun. Nang in-interview mo si Barriata, April 6. Pero nangyari pa harap. April 4. Nang hapon. Din, may opisina. Oo. Malinaw dito kasi sa ordinansa kung ito yung pinagbabasihan nung pang maniningil at saka pamamara o pangharang, sabihin na natin. Kasi syempre anuhin mo yun obligadong harangin. At ito ay hindi sa mga lokal na traders, ha, ito yung mga dayo. Pero balita natin, taga Gimba rin itong si Barriata, tama ba? Oo, yung classifier. Dito lang kasi siya nakatira. Siya pero siya ng nagtatrabaho sa dayong palay trader. Oh, ngayon, malinaw dito sa mandatory provisions. Sa provision, sa ordinance. Ayan. Doon sa ordinance, ang ELF truck o yung mga katumbas ng laki nito, 2,500 kada cropping. Mm-hmm. Ang forward truck at yung mga kagaya nito ay 4,000 per cropping. Yung forward. Yung 10-wheeler,
Mas malaki ng konti lang to sa forward truck sa totoo lang yun. 5,000 pesos. Ang 16-wheeler naman o yung mga trailer truck, pataas ay 7,000 pesos kada cropping. So, merong sticker yan na color-coded at mayroong date of issuance na ibibigay. At dun sa mandatory provision, dun sa section 3, nakasad dito na dapat may ini-issue official receipt dun sa mga payments kada cropping. Kada malalaman, hindi kada hakot. Kukuhanin natin yung panig ni sir. Tindahin natin kunin kasi yung name niya. Sabi niya, nakiusap yan sa... Yan din bang si Bariyata ang nagsabi na mas mahal yung singil dito sa Gimba para sa ibang bayan. At dito, kada truck. Kada truck. Kada sa iba, per palay trading. Per palay trader. Palay station at isang taon. So, dalawang cropping. Essentially, dalawa yun. Pero kasi kung papasok, tatlong cropping kung yung pamimili ay papasok dun sa 2023 yung permit na. Basta one year. Oo. Tapos 2024 na siya namili. Pero same cropping. Obligado. Basta within a year. Isang taon. Isang minsan lang magbayad. Namamahalan nga itong si sir. Aminado naman siya na dapat siyang magbayad. Pero, kumpara daw sa ibang bayan na per palay trader o palay station, dito kasi per truck. Oo nga naman, kung merong apat na truck yung buyer. O di times four. Kung, four times kasi four, 16K. Meron kasi na syempre, yung iba, hahakot lang, ay 100 kaban lang, elf lang yung dadalin. Eh kung yung umani isang libo, pwedeng trailer truck. Puro elf lang yung ano niya. Hindi kaya na. Sampung elf. Ayun niya, meron siya eh, di ba? Sampung elf? Mm-hmm. Sampung elf ang dadalhin niya? Ay, isang hakot. Kung meron siyang sampung elf. Ganun. Pero, dapat yun, per cropping, kailang truck yung pag-aari mo. Para hindi na kaya. Okay lang sana. Okay sana kung per cropping. Per cropping. Acceptable naman yun. Although, sa iba nga, 3,000 daw eh. Saan ba yung bayan ng 3,000? Santa Biscaya. Rosa? Biscaya. Nueva Biscaya. Mm-hmm. Hindi ba Santa Rosa? Parang Santa Rosa yung dinigo. Doon, 3,000 kada taon. Saka ang ano dyan, ang issue, yung ano, yung resibo. Parang dapat, hawak-hawak nung naniningil o yung humahabol, di ba, sa mga truck. Nagpapara. Oo. Mm-mm. Para or kung wala, sa buhay niya. Kung wala siyang hawak na resibo, hindi siya dapat naningil. Hindi siya dapat kumuha ng pera. Kaya nga. Diba? Automatic yun. Dapat yun, bibigyan niya ng ticket. Meron yun, yung parang ticket. Kung may ticket. Tapos i-issue niya, pumunta ka sa munisipyo, magbayad ka. Diba? Meron. Titikitan niya kasi Parang highway patrol. Or meron dapat, kung ganun, kasi posible para, kasi ng enforcer. Office of the treasurer lang yung umahawak ng pera. Diba? Kasi pag enforcer ka. Yun yung nakalagay sa ano. Yes. Dito kasi, treasurer's sa mandatory, office. Sa treasurer's office, magbabayad dapat. Tapos yung task force, walang sinabi yung task force mangongolekta. Loophole yun kasi nakalagay dito. Enforcer, kasi pwedeng mangolekta si task force ng may resibo at walang resibo. Diba? Ganun yun. Hindi, mandatory dito na may resibo. May resibo. Pero nga kung task force, wala naman naka-stipulate dyan na yung task force ay maniningil. Pwedeng maniningil. Period. Tapos, kung may resibo o kahit may dala siyang resibo, may problema pa rin doon. Paano kung hindi niya niresibo? Ayun. Diba? Paano kung hindi na kausap ngayon, ng radyo? Ngayon, pwede rin ticket. Oo. Bigyan mo ng ticket. Para noon, magbabayad sila direkta doon sa ano. Kasi bibigyan mo ng permit eh. Diba? So, dapat malinaw na gano'n. Or, dapat alam din ng mga traders siguro. Kailangan, maalam din sila sa ganito eh. Na ito naman mga traders na outsiders. Nag-aabot ng pangalad. Totoo naman, taong-taon, tuwing cropping, kayo'y namimili dito sa Gimba. May pumunta na kayo sa munisip. Bago mamili, kumuha na kayo. Yes, oo. Huwag lang pasikot-sikot, kumikita kayo ng malaki eh. Huwag nang kung makakalusot, lulusot. Lulusot. Diba? Para hindi rin kayo hinaharang nung association ng Gimba Traders
group. Ang rason diba? Itong isa, nagmamadali daw siya at nakiusap na forward track lang muna kasi mukhang may dala siyang elf. O, di, nagmamadali. Oy, paano kung walang kargay yung elf? Parang ang daming kondisyones eh, di ba? Pero kung kukuha kagad sila ng permit, sa munisipyo, mag-start ang crapping. Tapos, per crapping na, kahit na kareta lang ang dala mo. Basta mamimili ka ng ano, kariton, baka kareta. Baka naman pwedeng ano, track, no? pagka binago ito. Amendment lang yun, amendment. Pag binago nga, pag inamend, baka naman po pwede na during the time na nag-a-apply na ng business permit, yung mga traders outside, baka pwede na rin Pwede naman kasi silang mag-apply, halimbawa, bago anihan eh. Mm-mm. Pwede yon. Kasi pwede baka nga. Mamaya wala naman silang... Hindi naman mamimili. Diba? Oh. Pag nakagayak na sila, mag-apply sila, isang araw lang naman yan. Mm-hmm. Ang bilis-bilis pa sa munisipyo, basta papasok yung pera. At saka, hindi naman sa business permit licensing office pupunta eh. Diretso kayo sa treasurer's office. Panigurado yun. Hindi, wala naman ganun kahaba. Sigurong pila doon para kunin, para maubos yung oras para makakuha ng sticker at saka ng permit. Ay, ng resibo. Baguhin na lang natin yung buhay natin. Bawat isa. Meron pang ganitong ano ah. Kaya nga medyo mga kaguluhan dyan. Meron pang isang balita, no, na yung mga trade, yung outsiders na namimili ng palay dito, nagbabayad doon sa isang trader. Oo. Ngayon, dapat, ay yung chismis na yon ay may sources. Siyempre. Eh, saan ba nagsisimula ang informasyon? Lahat naman ang chismis, may source. O, diba? Ibig sabihin, kinakailangan, yun ang mga i-validate. I-validate yun kasi may pumiyok eh, diba? May pumiyok. Posible rin naman na meron ngayon. Merong nilubid na. O meron nang naituro, meron nang ano. Pero yun nga, kailangan. Kasi lalo na, yung mga traders talaga. Dito nagbibilad. Diyan nagbibilad sa bypass road. So makikita nila yung oo. Eh meron daw naniningil doon sa mga ano na yan, damadayo na namimili dito at nagbibilad din dito. So hindi naman doon sa nagbibigay diretso sa munisipyo o sa treasurer's office. So saan pa dumadaan yun? At yung bahay na ipapapel. Nadodokumento ba 'yon? Nare-resibuhan ba 'yon? Kaya mainam din talaga diba? Na diretso. So bakit may ganung sistema? May ganung chismis. Mayor. Pero itong si Mayor naman. Hindi si Mayor, kinakausap natin si Mayor. Kailangan walang ganung mga kwento. Kailangan ayusin. Oo. Para diba? Maiayos 'yon. Kailangan anong statement ni Mayor? Ayon sa kanya, dun sa specific na issue na to, nag-stick siya sa ordinance. Dapat talaga, pag naningil, may resibo. At hindi dapat nagaganap nga sa labas. Kung magaganap man yon sa labas, ikaw ay naatasan, kumbaga delegated ka. Parang ano lang yan eh. Parang LTO lang yan eh. Akala ko parang gas lang yan. Hindi, ikaw, kung driver ka at hindi may karapatan ka na 'wag ibigay basta-basta kung kani-kanino yung lisensya mo pag hiningi. Kahit na naka-uniform 'yan. Merong mga delegated na pwede lang manghuli at kumuha ng lisensya ang LTO. Ganyan din diyan. Ngayon, pero bibigyan ka naman ng ticket. Ticket 'yon. Hindi ka magbabayad doon unless meron da merong under the table. Pwede, walang ticket, pero may pasok-sok. Na nangyayari. Aminado tayo dyan, talagang nangyayari. May pasok-sok, di ba? Para wala ng ticket. Para wala ng ticket. Oo. Eh kaso, ito yan kasi... Yan din pala, no? Ito kasi, kailangan makita yung ano eh, yung sticker. Ay, kasi hindi lang isang departamento ang haharang. Meron dyan na sino barangay doon officials. Sino doon nag-i-issue? Municipal Treasurer's Office nga. Hindi MPDO. Kasi dala-dala ng MPDO yung, eh. Taga-enforce o sila. Task force. Enforcer sila nung ordinansa. Oo. Kung kasi, baga, pag hindi nila nakita, limbawa may task force in-issue, panahon ng palay, merong nakaikot dyan na siyang nanghuhuli.
Sabihin na natin nahuhuli. Pag di nakita yung sticker, sila yung ha, may karapatang humarang at mag-issue ng ticket. Pag may sticker, sabihin paid. Oh, pag may sticker, may permit. Oo, paid na sila. Yun na yun eh, yun na yung permit nila eh. Oh, yun na pinaka-permit nila yung sticker. Dapat hinahanap din resibo. Ano yun eh? Ano yun eh? Hindi. Dapat pass, yung nanghuhuli. Pass mo yun eh. Dapat meron din silang checking nun eh. Kung meron kang resibo. Kung meron kang sticker. Diba? Diyan yung sticker sa truck mo. Pwede mo rin i-ano yun eh. Validate yun eh. Yung makamamaya eh. Sinero. Kadulas din yun. Hanapin mo yung... Kasi yung ang lisensya, pagka hinulihan ka ng lisensya, hinahanap din yung current na resibo eh. OR. Hindi sa... Hindi, oo. OR. OR nung resibong nirenew mo. Ganon. So, pwede rin silang mag-validate. Yan din siguro yung isa sa mga task nila na ine-enforce. Pero anyway, so yan, medyo nalinawan natin. Hopefully, mamaya makuha na natin ng pahayag si Sir. Ha? May nakausap mo, lalaki. 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 Lalaki siya, oo. Lalaki! Akala ko lalaki eh. Oh, nagpakilala naman ako. Kasi nasa atin yung number eh. Bakit eh? Bakit hindi pa natin gagawin yung isa sa mga fact-checking natin na pwedeng gawin na tawagan? Mm-hmm. Diba? Para malaman natin kung totoo na yung number na yun eh talagang number ng talaga. Number ng naningil sa kanya. Mm-hmm. Kasi posible rin. Hanggat hindi mo na sinecheck kasi pwedeng yung isa ay gawa-gawa lang din itong kwento. Yung isa ay wala naman talagang katotohanan na merong ano, na merong naningil. Mag-interview pa nga kayo ng ano, ng iba pang traders. Hindi, kung meron silang sticker na, ay ganun din bala. Ay, kaya, diba? Pwede naman. Kaya lang, hingi muna tayo ng ano, delegation. Anong delegation? Kasi baka pagkakarang tayo, makahanapan tayo ng idea. Hindi ah. Hindi tayo hingi ng idea. Ano doon. Papakita medyo kay. Paparayan natin. Tapos, oo, oh, hindi ka na pumapara dyan eh. Nandiyan na dito sa Mario. Oo. Nagtitimba. Nandun sa bypass, nandun sa Mario. Maghanap tayo ng yung sticker. Actually, alam mo, nakausap din natin si Captain Soliman kanina, Richard. Kasi nga kinukumpirma. Hinanap ko kasi yung number niya. Hinanap ko yung contact numbers nila at ni Kuya Noel, yung pangulo ng ahente, asosyasyon dito. So, kanina, nagkakakwentuhan kami ni Sir ni Cap Suleiman. Huminto na rin siya sa pamimili. Kasi, $27.50 na nga lang ang bili ng tuyo sa rice mill. So, yung mga binili nila ng 25, 26, stop buying. Sa magsasaka. Stop buying sila. Paano pa nila ibebenta ng 27 at 28? Stop buying. Siya lang, hindi na siya, siya lang naman. Hindi naman lahat ng traders. Ikinwento lang niya sa akin na naghuminto na siya dahil kung ibebenta niya yung mga binili niya ng 25, 26 sa mga farmers ng 27, 28 sa ano, sa traders. Wala siyang ano. At itong 28 na to sa ano to ah, sa Bulacan pa to. Oo. Oo, ala siyang talagang ala siyang kikitain. Oo, yung iba kayang mamili ng tuloy-tuloy kasi sila ay ano may pang ano pang stock, stocker siya. Ayun nga, i-stock na nga daw niya. I-stock paghihintay sila na. Hindi na siya magtitinda. Magandang presyo. Yung mga nabili niya, i-stock niya. Eh meron din siyang usually ganun ang ginagawa ng malalaki ang ano eh. Malalaki ang pondo. Stocker i-stock sila. Niya, oo. Pagka meron kasi siyang pang-stock. Kasi mas mamahal pa. Mm-hmm. Eh kasi siyempre, teka muna, bago mo yung mga agent, nabanggit mo kasi si ahente, Noel eh. Ano sabi ni, eh, ni, ano dyan, ni mayor, talaga bang may pirma daw siya? Wala. Wala, oo. Wala. Sabi niya, wala daw siyang pinipirmahan. Gusto nga daw niya, ang gusto nga daw niya, eh, magpakilala itong mga asosasyon na to sa kanila para maging, para maging, ano, lehitimo. Walang ina-credit pa mo. Wala pa. Wala pa. At, wala credit. Siguro naman hindi ulyanin si mayor para hindi niya maalala. Pinipirmahan niya mga ID. Tinanong niyo na rin sana sa kanya yung sa bypass kung talaga bang bilaran siya o kalsada siyang daanan ng mga motorista. Po, para isang wala ano pa na lang nakuhang data. Oo.
Chismisin natin siya minsan. Ay kung kung pumayag siya na yung two lane para sa binaran. One lane. Oh, hindi, two lane. Isang linya lang. Eh, di ba kahapon yung two lane na nga? Oh, di ba? Baka kaliwat kanan. At may kahapon bilad. Naninilaw na yung kabilaan. Eh, traders ang nagbibilad, hindi magsasaka ha. Mm-mm. Kasi mga magsasaka, talagang diretso sa puno, benta. Mm-mm. Oh, ganun yung meron ilan naman sistema na nila. Pangkain lang. Doon sa area sa kabila, yung Bantog area, mm-hmm. Meron mga kaunti doon. Nung minsang dumaan ako na may mga kaunti doon at natanong ko kung kanino yung palay, meron bang nagbibilad brown rice eh. Farmer naman. Farmers yung nagbibilad doon. Special rice. Pero matagal na to. Ito pa yung March 31 pa nung nung nagpunta ako doon para mag-cover ng parada. Pero yun nga, hopefully makuha din natin yung information from mayor, deny man o hindi, o hindi niya i-acknowledge yung kung meron ba talagang siyang go signal. Go signal. Na pwedeng magbilang. Isang lane lang. Isang lane. Dalawang lane.